Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at mga diskarte sa arena ang hanap mo, ay bagay na bagay sa'yo ang channel na ito dahil tuwing alas 6 ng gabi ay nag-upload ako ng mga AAP videos na pwede mong kapulutan ng aral. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago akong upload tulad nito. At yun nga, bago tayo magsimula ay gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout po dito kay Jeric Balyon, kay Z Martinez, kay Neil Feinsan, dito kay Matt Andre Arevalo at dito kay Timothy Salem sa Plagio. Shoutout din po dito kay Charlotte Nagrampa, kay Adrian Francisco, kay Paul Rafael Nicolas at dito kay ako to, si TJ. Shoutout din po dito kay Marjeline Apilan, kay Evelyn De Guzman at dito kay Zai Janine Balaiz. Shoutout din po dito kay Kimbert Villanueva, kay Kenneth Sam Bruan, dito kay Ron Rivera at dito kay Clint Joseph Galon. Shoutout sa inyo guys at thank you sa inyong suporta. Sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo. At yun nga, paalala ko lang na hindi po ako professional at hindi magaling sa paglalaro ng Axie Infinity. May mga diskarte lang po akong nalalaman sa arena na gusto kong i-share or ibahagi sa inyo nang sa ganun ay makatulong na manalo kayo sa arena. Kaya naman relax lang kayo dyan, manood lang kayo, sana may matutunan kayo at sana mag-enjoy kayo. Tara! So eto na nga guys, AAP ang ating team at makakalaban natin dito si QWE. At ang team ni QWE dito ay Dusk, Beast, Plant. So check cards muna tayo. Okay, so Beast, tapos Dusk na Terminator yung nasa likod. Yes, Dusk na 46 speed na Terminator. So ano yung diskarte pag DBP ang kalaban? So punta tayo sa first round. Dito, dahil meron tayong available na dalawang Night Steel or yung pang-steel energy, yan yung gagamitin natin ngayon sa first round. So susubukan natin mang-steel. Pag nag-pass siya, meron tayong may steel, okay? Pagka hindi naman, ay wala. So dito, tumira yung kalaban. Inubos niya yung 3 energy niya. Okay, medyo mag-slow yung update ngayon guys, ano? Medyo ambibilis tumira ng mga Axie natin. Pero, ayun, all goods. Inubos niya yung 3 energy niya, wala tayong na-steel doon. 2 energy lang siya ngayon, 3 energy tayo. Ano yung pwede natin gawin? So dito, dahil hindi pa to naglalabas ng pang-steel energy niya, which is yung vegetal, possible na mag-vegetal bite to ngayon. Kaya ang gawin natin, ubusin na lang natin yung energy natin. Malaki naman yung chance na plant lang yung gagalawin ng kalaban na to. So ubusin natin isang risky at saka dalawang cactus ang ating gagamitin dito sa ating round 2. So ayan, lagay natin yung risky dito, enter natin, and ayan, di ba? So 55 yung shield, possible to isang cactus at isang vegetal siguro. So ayan, isang vegetal at isang cactus. Buhay pa naman to. Wala siyang na-steal doon. Nagamit niya yung 2 energy niya. Pareho lang kami ngayon na 2 energy. So ano yung pwede natin gawin? 140 na lang yung buhay ng plant na to. So dito ay pwede na natin tong idiretso. Ituloy-tuloy na natin tong pag-burst sa plant, ano? Sana hindi na to mag-shield para ma-burst na natin. So ang gagamitin ko dito yung mid aqua ko na lang, para kung sakaling maglagay ng poison, yun na lang yung mapopoison, yung mid aqua na lang. Pero dito, nagpass na lang siya. Okay, wala na siyang plant dito. Same lang naman kami, pero lamang siya sa akin kasi isang card lang yung ginamit niya. Meron siyang natirang isa, plus 2 ngayong round, meron siyang 3 energy, tayo 2 energy lang. So dito, sa 3 energy niya guys, marami na siyang nilabas na beast cards dito. Hindi naman na tayo kayang i-burst sa 3 cards lang niya, kahit na beast pa yung tumira, o kaya etong kanyang Terminator. Kaya dito, safe na safe pa itong round na to. Sigurado, wala pang mababurst dito sa aking mga Axie dahil 3 energy lang siya. So, ang gagawin ko dito, gagamitin ko lang yung dalawang tail slap ko tapos yung dalawang damage cards. Ayan, tulad nyan. Pag nagpass na ganyan yan, mapapalast stand natin yan at napakagandang kalamangan para sa atin. Maganda rin na naglast stand para yung draw card na dadating mahati pa. Possible or pwede na sa beast cards pa pumunta yung mga cards niyang madodraw. So dito, punta na tayo sa round 5. Meron siyang 5 energy. Tayo 4 energy. So guys, pag ganitong sitwasyon, maghintay na lang kayo ng 1 versus 1. Mag-skip lang kayo na mag-skip. Okay? Hintayin nyo magkaroon kayo ng at least 7 energy. Okay? Dapat pinakamababa 7 energy pag nakipag 1 versus 1 kayo dito sa Terminator. So dito, 6 energy na tayo. Skip pa tayo ng isa. Meron na tayong 8 energy pag pumasok tayo sa 1 versus 1. So ang mangyayari dito, pwede ako mag 4 energy ng tatlong sunod-sunod na round. So napakaganda nun, okay? So ganun yung gagawin natin. 4 na energy lagi
tuwing round yung ititira natin hanggang ma-burst natin itong Terminator na to. So yan yung kagandahan pag nakaipon kayo ng 8 energy. Pero okay lang din kahit 7 energies lang, okay? So dito, 4 energy sa first 1 versus 1 namin. Okay, ito yung first round ng 1 versus 1 namin. 4 energy bibigay ko. Okay? So ayan, mababawasan niya ako ng konti. Siya halos na pangalahati ko yung buhay. So dito, kung 7 energy lang yung naipon nyo, 3 energy lang yung ilalabas nyo dito sa pangalawang laban nyo, ha? Dito sa second round ng 1 versus 1, 3 energy lang gagamitin nyo pag 7 energy lang ipon nyo. Pero this time kasi, 8 energy yung ipon natin, kaya pwedeng-pwede tayo mag 4 cards dito or 4 energy. Meron tayong matitirang 2 plus 2 next round, meron pa ulit tayong 4 energy next round. So, diba? Okay lang, masayang, amalaga, mashielda natin. Okay? Dagdag shield din kasi yung card na nilagay natin na yun, diba? So ayan, gamit ulit siya dito ng 2 champ. Okay, 2 champ nilabas niya. Okay, so dito na tayo sa round 9. Ito na yung possible na last round nitong laban na to, ano? So gagamitin na natin dito yung 4 energy. Okay, let's see kung matatapos ba natin ngayong round to. So ang gagawin ko dito, isang sweepscape, pangtanggal ng stun, risky fish, tapos 2 oranda na magkasunod sa dulo para kahit isa may papasok dyan. So let's see kung ano ang gagawin ng ating kalaban. Nag-enter na tayo dito. Pinag-iisipang mabuti ng ating kalaban kung ano yung gagawin niya, no? Pero dito, medyo malaki na yung kalamangan natin dito. Kumbaga, nasa atin ngayon yung malaking tsansa ng pagkapanalo. Hintay na lang natin kung ano ititira ng ating kalaban dito. Okay? So, medyo matagal siya tumira, guys. Siguro, pinag-iisipan niya talagang mabuti. Okay, siguro, kinakalculator pa niya yung damage na kaya nating ibigay at saka yung shield na ilalagay niya, no? So, eto, 90! Magmi-miss yung 2. Let's see, tingnan natin. 143. Naku po, 141 lang 2, ah. Ayun, may natirang 2. Pero, ang kagandahan dito, guys, hindi naman niya tayo may slow. Hindi rin niya tayo mababurst. May 52 tayong matitira. Meron tayong 2 cards. Wala tayong stun. 2 HP na lang siya. Madaplisan lang to ng isang tira natin ay panalo na tayo. So, ganun pa rin. Panalo pa rin tayo. Medyo napatagal lang yung laban kasi marami rin siyang ipon na cards doon. Kaya nakipagsabayan din talaga siya kahit marami tayong ipon na energy doon. So, eto 90. Ayun, wala na. Panalo tayo versus Dust Beast Plant. At kung nagustuhan niya yan, please subscribe. Okay? At sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. Pero huwag muna kayong aalis, guys, dahil first game pa lang yan. Meron pa tayong second game at tara na nga doon. So eto na nga, guys. Welcome sa ating second game. EAP ang ating team at kalaban natin. Dito ay si Scholar. At ang team ni Scholar dito ay... ano ang team niya... so, AAP. Okay, check cards muna tayo. AAP versus AAP to. So, ayan yung plant. Ito yung mid niya. Tapos, ito yung kanyang back. Okay, nakalam. Ano? So, ano ang diskarte pag AAP versus AAP? Punta tayo sa ating first round. So, round 1. Bawasan agad natin yung plant niya, guys. Ubusin natin 3 energy natin. Kumbaga, aggressive tayo dito sa AAP versus AAP. Okay, ubusin natin 3 energy natin para mabawasan natin tong plant na to, okay? So yun, guys, napansin ko lang kasi kadalasan, ha, hindi palagi, pero kadalasan kung sino yung unang makaburst sa plant ng kalaban, siya yung nauna. Halimbawa, naunahan ko yung kalaban ko na mawala yung plant niya, malaki yung chance akong manalo. Napansin ko lang, kadalasan talaga ganun. So ayun, ang nangyari doon, ubos yung energy natin doon, yung kalaban natin. Isa lang yung nabawa sa energy niya dahil bumalik lang yung sa carrot hammer niya. So dito na tayo sa ating round 2. 4 energy siya, 2 energy lang tayo. Dahil available yung 2 pang steel energy natin sa plant, gagamitin natin yan, okay? Once na magtipid tong plant na to, maganda ulit yon para sa atin, para maka-steel tayo ng energy. So eto, ayan, isa lang yung ginamit niya, na-steel natin yung 2. Yung 4 energy na, 3 yung nawala doon, may natira na lang siyang isa. Okay, 3 energy siya dito sa round 3. So yun, guys, yung kagandahan dito sa plant natin, naka-double steel, ano? At maisingit ko, pag gusto nyo yan, check nyo lang yung page ko, ano? At ayun nga, punta na tayo dito sa round 3. 3 energy siya, 4 energy tayo, pwede na nating i-burst itong plant niya. Okay, so tulad nung sabi ko, diba? Kung kadalasan, kung sino yung makaunang makaburst sa plant ng kalaban, siya yung malaki chance na manalo. At eto, mukhang mauna tayo ngayon na maburst yung plant niya. Ano kaya ang mangyayari dito? Mababurst ba natin agad? Or magshield siya kasi makunat tong plant na to? Pero dito ay nag-skip na lang siya, no? So binigay na niya yung plant niya dito. Okay, mababawasan pa natin yung aqua niya sa gitna. Okay lang yan. Mas goods yun.
Tapos gamit siya ng 3 energy, inubos niya yung 3 energy niya, pero bitin pa rin para ma-burst itong plant natin. So mabubuhay yung plant natin, naging 3 versus 2 situation. Tapos 4 energy tayo, yung kalaban natin dito ay 2 energy lang. So ang gagawin ko dito guys, mag-aabang lang muna ako dito ng isang sweepscape. Kasi itong aqua niya sa gitna, meron tong disarm eh, which is pang slow. Baka mamaya patagusan niya, I mean mag 1 card siya sa isang aqua, tapos mag-disarm naman siya sa pangalawa. So kumbaga ingat-ingat lang tayo na baka mamaya mahuli pa tayong tumira, ay malaking factor yon. Kaya dapat iniisip natin yung mga possibility na ganun. So yan lang muna yung magiging tira natin, enter natin. Pero dito ay sa ano siya tumira. Ayun, nag-critical pa. Kung nilagay ko pala yung triggers ko, mababurst natin siya. Pero yon, quits lang siya. Okay, meron siyang 2 energy plus 2 ngayong round. Meron siyang 4 energy, tayo merong 5 energy. Pero ang kagandahan dito ay marami tayong energy dito kaysa sa kanya. At isa pa, tayo yung mauunang tumira. Kaya pwede nating i-burst etong kanyang mid aqua dito. So gagamit ako dito ng 3 energy. Okay, tapos isang tail slap para sa ganun ay ma-burst na natin tong aqua na to. Pag etong aqua na to sa gitna ay hindi nag-shield, mababawasan pa natin yung nasa likod niya na may lam. Okay, so napakaganda nun. So payo ko sa inyo guys ha, pagka lam yung kalaban nyo, naka-angry lam yung kalaban nyo sa likod, dapat paunahin nyo yan. Paunahin nyo dapat tumira yan. Paano nyo ba mapapauna yan? Pag pareho kayong 57 speed, bawasan nyo, okay? Bawasan nyo yung buhay. Pag mas maikli yung buhay niya, mauna siyang tumira. At eto na nga, ganun na yung nangyari. Ang gagawin ko na ngayon dito, hayaan ko na lang siyang tumira ng tumira. Hintayin ko na lang kaming mag 1 versus 1 dito. Bawas na kasi buhay niya. Okay, pag binigyan ako ng dalawang upstream at dalawang oranda, next round panalo na ako dito. So ayan, ayaan lang natin siyang tumira. Bakit ko ba kanina sinabi na dapat paglam ay paunahin natin siyang tumira? Mahirap kasi guys pagka etong nakalam na kalaban ay mahuling tumira. Gagaan na kasi yung angry lam niya. Napakasakit ng angry lam guys pagka mababa na yung buhay or nag half HP etong nakalam na to. So dito, malaki na kalamangan natin dito. Basta hindi siya mag-critical, panalo na tayo dito, okay? So let's see, enter natin. 143 ang kanyang shield. 132 tayo, hindi tayo mababurst niyan. Okay, so eto, panalo na tayo dito. Huwag lang magla-last stand. Ayun, walang pag-asa mag-last stand to. And ayun, panalo tayo versus AAP. Sana guys, meron kayong natutunan at sana nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan nyo, please subscribe at i-like nyo na rin ang ating video. At yun nga, bukas ulit guys, mag-upload tayo tuwing gabi. And kita-kita na lang ulit tayo doon. Thank you sa inyong panonood.